Welcome back sa aking channel. Pagkukwentuhan natin ang Slam Dunk Season 2. Ito po ay nabasa ko lamang sa isang site. Pindutin na ang subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking i-upload. Pero bago natin simulan, intro muna tayo. Interhigh Chapter 111. Nakita ni Kumi na binubugbog ni Sakuragi ang isa sa manliligaw niyang sinuzoki. Hindi siya makapaniwala sa marahas na paggugulpi ni Sakuragi. Tama na yan, sigaw ni Kumi. Lumingon silang lahat. Kumi, gulat na nasabi ni Sakuragi at binitawan niya sinuzoki. Tumakbo si Kumi para kamustahin si Nozoki. Ayos ka lang? Tanong ni Kumi na halos mawalan na ng malay si Nozoki. Sakuragi, hindi ako naniniwala sa mga sinasabi nila na isa ka raw basagulero. Pero ngayon, naniniwala na ako. Napakasama mo. Galit na nasabi ni Kumi. Kasalanan niya. Alam mo naman kung ano ang nararamdaman ko sa'yo. Sagot ni Sakuragi. Ayaw ko nang makita ka, Sakuragi. Umalis ka na. Sagot ni Kumi. Sagutin mo muna ang tanong ko. Gusto mo ba siya? Mas pipiliin mo siya kaysa sa akin na matagal mo nang kilala? Tanong ni Sakuragi. Binigo mo ako, Sakuragi. Ayaw ko nang makita ka pa. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang taong nang-aapi nang walang kalaban-laban. Nagkamali ako sa iyo, Sakuragi, sigaw ni Kumi. At doon ay nabasag ang puso ni Sakuragi. At tinulungan ni Kumi na nakatayo si Nozoki. Niwan nila si Sakuragi kasama ang apat nitong kaibigan. Habang si Namito ay nagdiriwang, "Congratulations, Hanemichi! 49 times ka nang nabasted!" Wika ni Noma at binigyan ng headbutt ang apat. Habang naglalakad si Kumi na inaalalayan si Nozoki, umiiyak si Kumi. Napalingon pa siya kay Sakuragi. Sayang, kung kailan nahulog na ang loob ko sa'yo, nagkamali ako sa'yo. Wika ni Kumi. Dinala ni Kumi si Nozoki sa pagamutan. Makalipas ng ilang araw, tula lang naglalakad si Sakuragi na walang direksyon. Nagmumukmuk lalo pa nang makita niyang palaging magkasama si Kumi at Nozoki. Tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Sakuragi kay Kumi. Subalit isang trahedya ang dadating kay Sakuragi. Umaga ng Lunes, mayroong kausap si Nozoki na isang high school. Heto, 3,000 yen. Gusto kong turuan nyo ng leksyon ang lalaking may pulang buhok. Utos ni Nozoki. Ha? Huh? Siya pala? Kilala namin siya, si Hanemichi Sakuragi, na pula ang buhok. Sagot ng kausap ni Nozoki. At dahil dyan, uwian. Limang high school student ang umabang kay Sakuragi sa daan. Pinalibutan siya. Sino kayo? Tanong ni Sakuragi. Pasensya, may nag-utos lang sa amin, sagot ng isang lalaki. Sino nag-utos sa inyo? Tanong ni Sakuragi. Hindi mo na dapat malaman yon, sagot ng isa na agad siyang sinikmuraan. Napaupo si Sakuragi sa sakit ngunit lumaban siya at sinugod ang limang high school. Suntok sipa ang nakuha ng apat kay Sakuragi. Hindi ba kayo nahihiya? Mga high school na kayo ah. Ako junior high lang, sagot ni Sakuragi at iniwan niya ang limang maraming pasa sa katawan. Habang naglalakad si Sakuragi, nakasalubong niya si Nozoki. Mukhang matigas ang bungo mo, wika ni Nozoki. Kung ganun, kasamahan mo ang mga taong yun. Galit na nasabi ni Sakuragi. Kung ayaw mong masaktan, layuan mo na si Kumi dahil akin lang siya. Girlfriend ko na si Kumi, sagot ni Nozoki. Ha? Huh?
girlfriend mo na si Kumi. Anong pakialam ko, ha? Galit na galit si Sakuragi. Ha, sige. Gusto mo akong gulpihin? Subukan mo lang dahil marami akong rest back. Sagot ni Nozoki. Sa tingin mo ba natatakot ako, ha? Pagugulungin ko kayo. Kahit ilan pa kayo. Sagot ni Sakuragi. Hay naku. Abangan mo na lang mamaya dahil mas maraming dadating. At iniwan ni Nozoki si Sakuragi na galit. Isa kang duwag. Bulong ni Sakuragi habang pinapanood si Nozoki na umalis na. Naglalakad si Sakuragi papauwi na sa bahay nila. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang inaatake ang kanyang ama. Papa, na agad lumapit si Sakuragi. Nagmadaling tumakbo si Sakuragi para humingi ng tulong. May hospital dito, kailangan ko ng tulong. Wika niya na tumatakbo. Nagmamadali ngunit inabangan na siya ng mga high school na inupahan ni Nozoki. Sakuragi, kanina wala kaming laban sa'yo. Ngayon nagsama kami, humanda ka. Wika ng isa. Sandali, hindi ito ang tamang oras para dito. Sagot ni Sakuragi ngunit parang wala silang narinig. Binugbog nila si Sakuragi na may luha na sa kanyang mga mata. Ang aking papa, inaatake ang aking ama. Paraanin niyo ako, wika ni Sakuragi. Dahil sa nangyari, namatay ang ama ni Sakuragi. Hindi niya nailigtas. Kinabukasan, nalaman nila Mito, Takimiya, Noma, Yuji ang nangyari. Napakawalang hiya ng boyfriend mo, Kumi. Galit na sinugod na nila Mito. Tuturuan namin siya ng leksyon. Galit na nasabi ni Takemeya. Teka, ano bang sinasabi nyo? Sinong boyfriend? Tanong ni Kumi. Di ba boyfriend mo si Nozoki? Kumuha siya ng mga high school para gulpihin sa Hanamichi. Dahil dyan, hindi natulungan ni Hanamichi ang papa niya. Namatay ang tatay ni Hanamichi. Sagot ni Mito. Parang nabasag na salamin na si Kumi sa nalaman niya. Agad siyang tumakbo para puntahan si Sakuragi. Ngunit wala si Sakuragi sa room niya. Tinanong niya ang isa sa kaklase ni Sakuragi. Ilang araw na siyang hindi pumapasok. Sagot ng kaklase ni Sakuragi. Sige, salamat. Tumakbo si Kumi para pumunta sa bahay ni Sakuragi. Samantala si Sakuragi, ilang araw nang umiiyak sa bahay niya habang kaharap ang litrato ng kanyang ina at ang ama niya na namatay pa lang ng ilang araw. Patawarin niyo ako, aking ama. Hindi ko man lang nagawang na iligtas ka, aking ama, na umiiyak si Sakuragi. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento. Abangan na lang natin ang susunod na video na ating i-upload. Maraming salamat po!